Kung pagkakalooban ka ng pagkakataon sa pagre-retire mo, no, eh meron kang napakalaking halaga. Saan mo gustong tumira o yung tinatawag na retirement, ano mo, retirement house, retirement home mo? Ako kasi gusto ko ano, sa tabing dagat, mga tol, no? Magkaroon ako ng isang bahay doon sa tabing dagat. Araw-araw ko makikita yung napakagandang dalampasigan, yung alon ng dagat. Yun ang gusto ko, no? Doon na kami ng misis ko. Siyempre, yung anak, mga anak namin, mga apo namin, eh, maayos na ang kalagayan sa buhay. Kami naman, matatanda na, eh, doon na magre-retire, no, sa tabing dagat. Etong namang panonoorin natin ngayon mula kay Juan TV. Ito yung mga pinaka-isolated home, no? Hindi ko sinasabing ito na yung retirement home nila, pero gusto nila ng katahimikan, kaya pumuwesto sila ng matitirhan nila sa talagang napaka-isolated na lugar. So kung ano-ano yung mga yon, ito yung panonoorin natin ngayon. So tatandaan ninyo, bisitahin natin ang channel ni Juan TV kung gusto nyo ng mga ganitong klaseng topic, no? Marami tayong mapapanood sa channel niya. At the same time, pwede kayo mag-subscribe sa kanya para whenever na naglalabas sila ng video, updated agad kayo bago ko pa man i-react, no? Bago pa man tayo mag-reaction video sa kanya, at least na panood nyo na. So wag na natin patagalin to, mga tol. Ayan na, nakikita nyo, bahay sa bundok. Bahay sa tok-tok ng bato. Ang hirap ata akyatin yan, ha. So wag na natin patagalin pa. Total, wala na rin naman tayong hinihintay na. Panoorin na natin to, mga tol. Grabing bahay yan. Isipin mo yan, no? Dito ka bababa, dito sa may hagdan na to. Tapos diyan ka rin aakyat, o... Parang tatama rin ka mamalengke araw-araw niya, no? Kailangan niya, meron ka na talaga supply o stocks na talaga, yung pang isang buwan na, yung tipong once in a month ka lang bababa para mag-grocery, no? Grabe naman yan. Kung naghahanap ka ng isang lugar na tahimik, payapa at malayo sa ibang mga tao, ay malamang na magustuhan mo ang inihanda kong video para sa araw na ito. Sapagkat alright, ngayon ay ating iisa-isahin ang mga pinakaliblib at isolated na mga bahay at istruktura sa ating planeta. Lahat ng yan dito lang sa Juan TV. Subscribe, mga tol! Number 8, Vest Manager Island. Ang Vest Manager ay kilalang nagtataglay ng magagandang isla na matatagpuan malapit sa dulong timog ng Island. Sa gitna nito ay makikita ang isang hindi kapani-paniwalang magandang isla na kilala bilang Eliday. Kung maglalakbay ka sa maliit na isla na ito, ay maaari mong matagpuan ang isang solong bahay na mag-isang nakatayo sa madamong paligid ng galit sa kapitbahay. Putek na yan. Lugar na ito, kadalasang tinutukoy bilang pinaka-isolated na tirahan sa mundo. Grabe, at siguro ay madali nating mauunawaan kung ba... Bukod sa nasa isang isla na nga siya, na parang wala nga resource dito, eh. Diba? At nag-iisa lang talaga siya doon. Kitang-kita yung bahay niya, yun, no? Ayo po. Bakit lumalabas? Balikan natin. Igid ng lugar na ito, kadalasang tinutukoy bilang pinaka-isolated na tirahan sa mundo. At siguro ay madali nating mauunawaan kung bakit lumalabas sa isang pag-aaral na ang islang ito ay naging tahanan ng 5 pamilya sa nagdaang 300 taon. Wow. Ang nag-iisang istruktura na nakatayo sa isla ay orihinal na itinayo upang magsilbing tuluyan para sa mga mangangaso. Mapapansin din na ang istruktura ay napapalibutan ng isang bakod. At noon pa man, ang isolated na tirahan na ito ay nababalot ng napakaraming misteryo. Magmula ng maisa publiko ang larawan nito sa isang internet forum. Number 7, Drina River House. Mas matindi to. Siguro ano lang siya, no? Yung tipong pang-tourist lang siya, no? Matutuluyan lang. Pero kung diyan ka talaga nakatira, as in residential house mo na yan, lakas ng trip niya, no? Mapunta naman tayo sa Serbia, kung saan makikita ang isang maliit na bahay na nakapatong sa bato sa gitna ng isang ilog sa Bajina Basta, grabe, na kilala bilang Drina River House.
Sa loob ng 53 taon, ang kakaiba at maliit na bahay na ito ay nakaligtas sa lahat ng bagay na maaaring ibato ng kalikasan dito. At ang isa pang nakakamangha dito ay ang pananatiling balanse nito sa batong pinagpapatungan nito. Sa kabila ng mga baha at malakas na hangin na tumatama dito, ay matatag pa rin nakatayo ang bahay na ito. Naitayo ang maliit na tahanan na ito noong 1968 nang maisipan ng isang grupo ng magkakaibigan na pagkatapos nilang lumangoy-langoy sa ilog ay marapat lang na magtayo sila ng maliit na bahay upang kanilang gawing pahingahan. O yun lang, yung pahingahan lang na gano'n, no? Pang turista lang siya. Pero kung residential home mo yun, no? Lakas ng trip nun. At sakto namang nakita nila ang bato sa gitna ng ilog na ginawa nilang patungan ng kanilang maliit na pahingahan. Number 6, Catskey Pillar. Sa bato. Ang Catskey Pillar ay matatagpuan sa Imereti, sa Kanlurang, Georgia. Ito ay isang natural limestone monolith na tinatayang 40 metro ang taas na may isang simbahan na matatagpuan sa tuktok nito. Ang istruktura ay may sukat na 150 square meters sa kabuuan at naging isang lokal na landmark para sa mga taga dito. Ah, simbahan yung nasa tuktok. So parang devotion mo na rin yun, di ba? Meron tayong tinatag na grotto, di ba? Tapos pagdating dun sa taas, meron dun parang imahe, no? Aakyatin mo yun, kumbaga parang ano mo, pinitensya mo, no? Eh dito naman kakaiba, no? Ang buong istruktura na kilala sa rehiyon bilang Pillar of Life ay nababalot ng misteryo at mga alamat. Ipinakita sa mga pag-aaral na ang simbahan ay nagsimula pa noong ikasyam o ikasampung siglo. Sobrang misteryoso ng simbahan na ito na ang pinapayagan lang na makaakyat sa pillar ay mga kalalakihan lamang na miyembro ng simbahan na iyon. Hindi pinapayagan ang mga kababaihan na umakyat sa pillar at lalo nang hindi pinapayagan ang mga turista mula sa ibang lugar na umakyat dito. Oh, may member pala, no? May membership pala. No, kung sino lang yung member o kabilang dun sa simbahan na yun. Pero dapat lalaki lang, ha? Yun lang yung pwedeng umakyat. At hindi pala pwede, hindi pala siya yung tipong simbahan na pwede kang magsimba, 'di ba? Hindi siya yung tipong ganun. Talagang meron lang particular na tao na pwedeng umakyat doon. Number 5. Kaso puro lalaki, no? Ipinapayagan ang mga turista mula sa ibang lugar na umakyat dito. Misteryoso. Number 5, the Cliff House. Ang nagmamay-ari ng Cliff House na ito ay nakipagkasundo sa grupo ng Mudscape Architecture Specialists sa Australia upang idisenyo ang kanilang compact drum home sa paraang magdudulot sa iyo ng kaba at pagkamangha sa oras na makita mo ang Cliff House na ito. Idinisenyo at ipinasadya na nakapatong sa gilid ng isang bangin at sadyang bukas para sa magandang view ng karagatan. Sadyang payapa ang pamumuhay dito kung pipiliin mong manirahan dito sapagkat talagang malayo sa mga tao ang lokasyon ng Cliff House na ito. Subalit lubhang delikado rin ang manirahan dito pero hindi alintana ng may-ari ng Cliff House. Ayon sa kanya ay nais lamang niya ng kakaiba at extreme na disenyo ng bahay kaya naisipan niyang magpagawa ng ganitong klaseng tirahan. Mayaman naman eh, di ba? Why not? Number 4, Hanging Temple. Ang Siang Kong Si ay nangangahulugan bilang Mid-Air Temple at mas kilala ng mga taga rito bilang Hanging Temple. Itinatag noong 491 CE sa panahon ng Northern Wei Dynasty. Ang templo ay higit sa 1,500 years old na. Bagaman pinalawak ito sa paglipas ng mga taon, ito ay sinauna at talagang mahiwaga. Tanda na nung templo, no? Pero dun mo makikita kung gaano kahusay yung architecture at engineering nung mga panahon na yon, mga tol. Diba? Kasi biruin mo, tumagal sila ng ganito katagal na panahon. Tapos, nasa gilid, no? Nasa gilid ng bundok. Samantalang yung ibang mga bahay nga, diba? Onting lindol lang, onting ugan ng lupa, gumuguho na, diba? Itinayo ng 75 metro sa itaas ng lupa sa isang bangin sa Kuiping Peak. Itinayo di umano ito ng isang monghe na nagngangalang Liao Ran. Wow, ang orihinal na templo ay sinasabing itinayo lamang niya ng mag-isa. Wow. Ang templo ay itinatag ng ang sentro ng Taoism ay inilipat mula sa Timog China patungo sa lugar na ito. Yun ang matindi dun. Siya na yung construction worker, siya na yung architect, siya pa yung engineer.
Napakagaling naman nung monghe na yun. Nagtayo siya na mag-isa, no? Sinasabing napakatahimik at payapa ng templong ito na ang pagtilaok ng manok o pagkahul ng aso ay maaaring makabasag sa katahimikan ng lugar na ito. Ito ang pinakalumang templo kung saan nagsasama-sama ang tatlong pangunahing relihiyon ng China, ang Budismo, Taoism, at Confucianism. Wow. Sa paglipas ng panahon, napakahusay din, no? Isang templo na pinag-unite yung tatlong magkakaibang relihiyon. Karoon ito ng maraming turista at hanggang ngayon ay dinadagsa pa rin ang templong ito. Number 3, Metsora. Mapunta naman tayo sa gitnang Greece kung saan mayroong isang napakarilag na rock formation na tinatawag na Metsora na nagtatampok ng isa sa pinaka-isolated at pinakamagagandang mga monasteryo sa buong mundo. Wow. Mayroong 6 na monasteryo na itinayo sa itaas ng malaking bato na ito. Ang pag-access sa mga malalayong monasteryo na ito ay sinasabi na talagang mahirap at hahapuin talaga ang katawan mo bago mo marating ang mga templo sa tuktok nito. Sinasabi na noong 1920s ay ginagawa ang pag-akyat dito sa pamagitan ng mga kahoy na hagdan o malalaking lambat. At ngayon, matapos mong maghirap na akyatin ang matayog na bato na ito, ay tsaka mo mararating ang 6 na monasteryo sa tuktok. Ah, ito na hindaan ngayon yung hagdan sa gilid. Grabe, no? Imagine mo kung diyan ka nakatira, no? Dito nga lang sa amin, nasa fourth floor kami. Minsan nakakapagod mag-ani, akyat baba eh. Nito. Number 2, Eremo di San Columbano. Ang Eremo di San Columbano Monastery ay itinayo sa kalagitnaan ng ikasampu hanggang ikalabing apat na siglo sa isang bangin malapit sa bayan ng Rovereto sa Italy. Maari mo lamang ma-access ang monasteryo na ito sa pamagitan ng pagtawid sa isang terrace system na pasadyang pinagawa sa gilid ng bangin. Ngayon, ang Eremo di San Columbano ay kilala ng mga turista at mga trekkers bilang panimulang punto ng isang ma-adventure na ruta sa pagtitrekking na tinatawag na The Treasures of Trambileno. Nagtatapos ang trek na ito kung saan makikita ang Leno River sa Lago di San Columbano, at pagkatapos na matapos ang mahaba na ruta bilang gantimpala ay tiyak na masisiyahan ang mga trekkers sa local cuisine sa Bosco dei Pini Neri Restaurant sa Trambileno. Number 1. Kailangan dyan matibay talaga yung... Ito sa mga pinapakita nating mga video, no? Kailangan talaga dyan meron kang matibay na tuhod. Hindi pwede rito yung ano, mga rayuma, no? Casa do Penedo. Ang Casa do Penedo ay isang partikular na uri ng bahay na prehistoric house na matatagpuan sa pagitan lamang ng Celorico de Basto at Pafe sa hilaga ng Portugal. Ang bahay ay kilala rin bilang Castle of Stone. Itinayo sa pagitan ng 4 na higanting bato na orihinal na matatagpuan sa lugar. Ang kastilyo ay itinayo noong 1972 at perpektong nagbiblend sa natural na tanawin ng lugar na ito. Itinayo ng engineer na nagngangalang Guimares. Ang kastilyo ay sinadya upang maging rural retreat ng pamilyang titira dito kapag may mga okasyon o bakasyon. Di naglaon, ang tirahan na ito ay nakuha ang atensyon ng mga turista at travelers na napapadaan sa lugar at hindi maiwasan na dagsain ang bahay na ito. Dahil dito ay napilitan ang may-ari ng bahay na iwan ang tirahan na ito dahil gusto niya ng tahimik na buhay. Ngayon, ang Casa do Penedo ay ginawa ng isang maliit na museo. Kaya nga siya nagtayo dyan dahil gusto niya ng tahimik na buhay, no? Isolated nga. Eh kaso nga, nakaagaw ng pansin sa mga tourist, dinagsatuloy siya, no? Ayan, ang dami na tuloy bumibisita sa bahay niya. Puno ng mga memorabilia at litrato ng kasaysayan ng gusali at ng magagandang nakapaligid na mga landscape. Bagaman ang bahay ay malapit sa malalaking windmills, ito ay ganap na walang kuryente. Bagaman hindi na ito tinitirhan ngayon, nang dating may-ari nito, sa nagdaang mga taon naman ay naging tirahan ito ng ilang mga hayop na gusto ng isang komportabling masisilungan kapag nice. Sobrang lamig ng temperatura. Kung bibigyan ka ng pagkakataon, bibisita ka rin ba sa isa sa mga isolated na lugar na ito? Para sa mga bahay na ano, no, pinakita sa ating lahat. Alin doon yung ang pinakagusto ninyong bahay na sa tingin ninyo pwedeng-pwede yung tirahan, no? O ako ano eh, wala eh. Ayoko nang ganun masyadong isolated. Ayoko nang ganun yung tipong
mabibingi ka sa sobrang tahimik. Siyempre, mamimiss mo pa rin yung mga marites sa alye, di ba? Mamimiss mo pa rin yung ingay sa palengke. Ganun. Kasi kami, malapit kami sa Talipapa eh. Malapit kami sa palengke, mga tol. Mamimiss mo rin yung mga ganun. Kaya nga ako parang ano eh, dati gustong-gusto kong tumira sa mga village. Gustong-gusto kong tumira sa mga subdivision. Kaso ilang beses na ako nakapasok sa mga village, talagang nakikita mo napakatahimik, walang lumalabas. Yung mga malalaking village na tinutukoy ko, mga tol, ha? Kasi may mga ilang subdivision, may ilang mga village na marami na rin mga tao eh. Pero yung mga pinuntahan ko, katulad nung bahay nung kaibigan ko sa Wakwak, doon talaga tahimik, walang lumalabas. Eh siya, pangmayaman lang naman eh. Well, anyway, marami salamat sa inyo. Comment kayo sa baba kung ano yung sa tingin ninyo pinaka the best spot para sa inyo, no? Kung kayo ay bibigyan ng pagkakataon, magtatayo rin ba kayo ng bahay sa mga ganong klaseng lugar? So, comment niyo yan sa baba. Babasahin natin yan sa susunod nating video. Alright? So, bago tayo magtapos, mga kapatid, ay magko-comment ulit tayo at magbibigay ulit tayo ng komento at magbabasa pala tayo ng komento ninyo sa last video na na in-upload natin. Dito tayo kukuha sa ang magkaibang kwento tungkol sa martial law. Alright, dyan tayo kukuha ng mga nag-comment. At shout out kay Ang Kanguso. Ayan, Ang Kanguso. Very well said. Ganda ng content na to sa solidong kaalaman. Yes, solidong kaalaman. Tama ka, Lord. Solid ang pagkakagawa ng kwentong ito. Galing. John Norton. Hindi ko maintindihan yung sinasabi mo. Shout out din. At syempre, nag-comment din dito si solidong kaalaman. Maraming salamat po. At sa pagbibigay ng pahintulot sa atin, no? Sabi niya ay, maraming salamat, Idol Shobal D. Mas nasisihan talaga ako sa mga reaction mo. Salamat din sa palaging pagpe-flex ng channel ko. Idol, more power po para po sa inyo. God bless. Maraming salamat, solidong kaalaman. Mabuhay ka at sana lalo pang umunlad ang ating mga channel, no? At shoutout din kay Jess Tony. Pag ganito talaga lagi topic, Idol Shobal D, lalo akong namumulat at naipapamahagi ko sa iba. Ayan, shoutout din kay Dante Texon, shoutout. At keep safe, congrats na rin sa ating bagong pangulo. Ayan, shoutout din kay Alberto Andolini. Yung public toilet na proyekto worth a million, 295 million nata yan, o 95 million, hindi ko na maalala, no? Magkakatabi yung kubeta tapos walang dingding, pwede kayong mag-tong its ng kapwa mo na Jumejer Box. Ayan, shoutout din kay Jimmy Apura. Boss D, shoutout naman, huwag na nating patagalin to. Total, wala naman na tayong iniintay na. Panoorin na natin to. Ayan, galing ng mga linyahan mo. Salamat ng marami. Edson Nosde, Idol Shobal D, salamat sa mga content mo na makabuluhan at kaalaman. At salamat din sa iba mga YouTuber na magaganda ang content, Idol. Request ko sa'yo yung kwento ng buhay ni Pablo Escobar. Sana'y makontent mo rin ito, Idol, para may makuhang aral din ng iba. Salamat ng marami. Yan. At Mr. Palinkero, the best channel so far. Very knowledgeable. Maraming salamat po. Solidong kaalaman talaga. Yan. At syempre, yung ibang nire-review natin, lalo na PMC, Mr. Pantas, yan, solidong kaalaman. Kapatid Avinids. Marami pa, no? Lahat ng nire-review natin, mga the best talaga yan. Hazel Ortega. Shout out po, sir, from Cebu City. God bless you. Yan. Shout out din, Levi Ackerman. Nice, Lodi. At kay Marvin Palabrica. Lagi naman ako nanonood kay Bosho Baldi. Sana mapansin din. Yan. Uy, salamat ng marami. Marvin o Marvine Palabrica. Yan. JJ Hidalgo, sobra daw freedom of speech, sobra na ba tayo sa freedom, na sobra ba ang freedom of religion, yun ang sabi ni JJX Hidalgo II. At shoutout din kay Kelly YTC, sa panahon ngayon napakadali ng malaman ng katotohanan na itinatago noon sa bayan, pero bakit ang dami pa ding nagbubulag-bulaga? Nice feed, Boss D, and baka pwede pa-react sa mga vlog ni President Bongbong Marcos. Salamat. At last natin, Becca Sagum. Ayan, Becca Sagum. Okay, Idol, lahat ng nire-recommend mo na channel, nakasubscribe ako. Yan, maraming salamat sa inyong lahat, mga tol. At sana patuloy tayo nag-e-enjoy sa lahat ng ating mga binibigyan ng reaction. Sana huwag ninyong kakalimutan, lalo-lalo na dun sa mga bago, na mag-subscribe po. At paki-like na rin ang ating video na ginagawa. At paki-comment na rin ang inyong mga opinion. Babasahin natin yan sa mga susunod na pagkakataon. So hanggang sa muli, ako nga po pala si Shobal D. Peace out.